tayo, mayroon pa po tayong ilang araw para tapusin po ito to accomplish all these things this year. Yeah, lahat ng mga bagay na hindi pa po natin tapos, tapusin na po natin ngayon taon na ito. Sapagkat this coming 2022, mas maganda or mas exciting yung bagay ito kung tayo po yung magkakaroon ng panibagong buhay in Christ Jesus. Okay. We are at the countdown of the year. Only few hours are left until the New Year's arrive. Yan, konti na lang. So, siguro, some of you are excited already to this coming New Year. Yeah? Ano kayong magaganap? Ano kayong bago? Ano kaya yung mga bagay na darating sa buhay ko this coming 2022? Yeah? May expectation na po tayo. Meron na po tayo mga inaasahan. All of life is a countdown, so every moment is very important. So, sa madaling salita, even hindi ipagpasihan yung taon or the 2022, kahit mapagpasihan lamang po natin yung tayo'y nabubuhay sa mundong ito, gumagalaw tayo at humihinga. Now, ito po yung countdown na rin po ng buhay natin kasi alam po natin na dapat every seconds of our life, we must do things to glorify God. Yung tayo po ay mayroong nagagawa para sa karangalan ng ating Panginoon. When we started this year with a great expectation, yan po yung sinasabi ko po sa inyo, that this 2022, expect a great things in the Lord. Because we are in Christ Jesus already. Do not expect those negativity, do not expect those things that is putting you into failure. Huwag na po natin isipin, ako baka hindi ako makakakumpay na naman itong 2022. Let us expect more miracles, more gratefulness in the Lord. Yun po yung asahan natin na tayo po'y sumabay po tayo sa alon ng pagpapala ng ating Panginoon. Sapagkat many churches today, naririnig ko, sabi nila, mayroon tayong expectation, big expectation from the Lord, a big blessing from God, a big, kahit na nandun tayo sa kabila po ng mga kaguluhan na nangyayari sa mundo, pero ang pangako ng Lord, di ba? We will satisfy us. He will satisfy us. Sabi po gano'n dito, some are disappointed in what they've accomplished. Di ba? Kung minsan, parang, sandali, itong ang taon na ito, marami akong hindi na-accomplish sa buhay ko. So, there is a new life. This coming 2022, mayroon tayong bagong lakas, bagong pag-asa, bagong tagumpay na tatanggapin kasi nandun tayo sa ating Diyos, nananatili tayo. Something this has been a wasted year. Sabi nung iba, ako, walang kwenta tong year na to kasi ang daming kaguluhan dumaan, ang daming problema, ang daming kawalan. I tell you, pinasarap lang ng Lord yung iyong buhay. Dahil sa kabila nun, nagtagumpay ka pa rin, natapos mo itong 2021, nagkaroon ka ng accomplishment, nakakayo ka pa rin, at nakakakilala at sumasamba ka pa rin sa ating Panginoon. And that was the great thing in our life. Kasi nakita mo, naging matibay nga, di ba? Nag-expect tayo kung minsan pinapansin natin, ano ba yan? Itong 2021, ang pangit ng buhay ko kasi wala akong trabaho. Wala akong kita. Pero hindi mo nakita yung pinakamaganda doon eh. Wala kang trabaho pero buhay ka. Wala kang trabaho pero ang lakas ng katawan mo. Wala kang trabaho pero naging masaya ka. Diba? Yun yung pinaka the best things that happens to us. Sa kapila ng mga pandemya, naku, hindi ka napatay. Sa kabila ng mga pandemya, hindi na ubos yung iyong kabuhayan. Still, meron kang tinitira, di ba? Like, tignan nyo po, nakita nyo po yung interview po doon sa isang ali, doon sa Siarga, sa Sargao, di ba? Nakita nyo po, di ba? Sabi niya gano'n, sabi niya, praise the Lord. Sabi niya, after all these things that happened, kahit na natibag yung bahay namin, pero buo pa rin yung pamilya ko. Imagine, na-wash out yung kanilang tahanan, yung kanilang lugar, pero nagpapasalamat siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mayroon pa palang ganitong klaseng tao na nagtitiwala pa rin sa iyo na kahit tumating sa kanila yung mabigat na pagsubok, pero ang sabi nila, nakakot kami, pero salamat sa Panginoon kasi buhay kami. Amen. Yun po yung pinakamaganda doon eh. Kaya huwag mong isipin na, naku, ito 2021 na ito, na lumipas, ito yung pinakapangit na year para sa akin. I tell you, hindi. Hindi pangit yun kasi nandiyan ka pa, oh. Yeah? Kasi nandiyan ka pa rin eh. Nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. At na kahit na sabihin po natin ang daming problema na dumating sa buhay mo, nalagpasan mo yun. Na-over ka po yun, natuktungan mo lahat ng mga problema na yun, and still, gumagalaw ka pa rin, umihinga ka pa rin, at nakataas pa rin yung kamay mo, nag-worship ka pa rin.
So that it is not always the deal. Alam niyo po ba, meron po magandang balita po sa atin ng Lord. What is this good news? There's still time to make this year great. Hindi pa tapos itong 2021. Huwag po na tayo pumunta sa 2022. Tapusin muna natin itong 2021. We are on the year and there. Now, sabi po naman dito, good news, there's still time to make this year great. Hindi pa tapos. Huwag kang susuko, kasi yung iba, pinisuko eh. Minsan kapag halimbawa, akala nila na wala ng pag-asa buhay nila, give up na agad sila. Pero basta ko malaman mo, huwag kang susuko. Hanggat hindi natatapos yung panahon mo, huwag kang susuko. May pag-asa pa. Amen. Hindi lang natapos ang buhay po natin ito 2021. I tell you, mahaba pa yan tatahakin natin. Hanggat hindi pa bumabalik si Jesus dito, mag-set ka pa rin ng another goal in your life which is glorifying our God. Huwag kang titigil doon sa bagay na yun. Now, there's still time to make this year great. Time to what? Tignan po natin. Time to what? Ano po ba itong panahon na kinanganahin na ito? Okay? Ang sabi po dito, una, there is still time to be saved. May panahon ba para maligtas tayo? Hindi pa huli ang lahat. Pastor, kahit na ako, yung wala akong pinagagawa sa buhay kong ito. Simula ng pagkabata hanggang 2021, matatapos ito 2021 na ito, puro kasamaan na lang ginawa ko. May pag-aso ba ba? Yes, I tell you, meron pa rin. Amen. Kahit anong sama ng tao, when you open your heart to Christ Jesus, still, there is a chance to be saved. May pag-asa pa rin. There is still a time. Kaya huwag ka mawawala ng pag-asa. Kung sinasabi mo, naku, wala na yata itong kabuhayan ko, bagsak na yata ito. Hindi, buhay ka pa eh. May pag-asa pa rin yan. Yes. Hindi na yata lalago itong negosyo ko, I tell you, lalago pa rin yan. Yes. Basta makilala mo lang ng todo si Kristo sa buhay mo at pagtiwala mo si Kristo sa buhay mo, there's still a time for you to be saved. Yes. Amen. Sabi po dito, now these things are salvation. Itong oras ding ito, kapag natiwala ka sa Panginoon, I tell you have salvation. You will be saved. Wala pong katatul-gatul po yan. Na kahit na ano yung mga bagay na nakaraan po sa iyo, kahit sabihin mo na ang dami mong pinatay last year, yeah, hanggang ito 2021, there is still a time for you to save. Mayroon pa rin panahon para maligtas ka. Amen. Kapag sisisihan mo lang lahat ng mga pagkakasala mo, lahat ng pagkukulang mo sa Panginoon, at manunong balik ka kay Kristo, mayroon pa rin panahon na nakalaan sa iyo para maligtas ka. Amen. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang agandang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pakikinggan, pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklulurohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. So, oh, what a great word from the Lord. Ito mismo nangyari sa Panginoon. Eh. Sabi niya ganun dito, huwag kang mangalala. Sabi niya, huwag ganun dito, sa kaukulang panahon, ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito ang araw ng pagliligtas. Yehey! What a great day to God! Okay? What a happy day to the Lord! Alam niyo, etong time pala na nag-worship tayo, etong time pala na sumasamba ka sa Panginoon, lagi sinasabi sa inyo ng Panginoon, ito na ang araw ng pagliligtas. This is now the day of your salvation. Akala lang po natin, wala tayong napapala sa mga bagay na ginagawa natin from the Lord. Ano? Pero ang hindi mo napapansin po dito, every time that you go to God, when you come close to the Lord, hindi mo na iisip, hindi mo nakikita na ito palang araw na ito sineset ng Lord sa iyo, yung kaligtasan. At alam mo sa oras na ito, kung you keep your attentions to the Lord while you are listening to that, I tell you, pag dabating na yung oras na ito, ang Panginoon, sama tayong lahat. Kaya lang, huwag magtutulugan ng Lord, lalo ng malamig ang panahon. Kasi alam niyo po, ang gusto talaga ng Lord, every time that we put our life to Him or we serve God into our life, nagsiset siya ng araw na iyon para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. How great is the Lord in us? Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po ba na kahit sabihin mo, sundulan yung pagkakasala mo, tapos ngayon, nag-church ka ngayon, talagang you dedicate your life and into this service, tapos nag-worship ka na patindi sa Panginoon, you will be saved. Ganun lang kasimple
po yun. Kaya huwag kang mag-alala. Katulad din po ng hanap buhay mo yan. Katulad din ng kabuhayan mo yan. Na kung minsan nagpa-plank down or nagpa-plank down yung kabuhayan mo. Pero I tell you, huwag kang mawawala ng pag-asa sapagkat ang Lord, kapag itinutol mo ang buhay mo sa Panginoon, isasalba ng Diyos siya. Amen. Amen. Kaya nga lahat po ng mga mananampalataya ni Kristo, lagi may pag-asa yan. Amen. Hindi yan nagsasabi ng mga parang failure siya. Wala nagsasabi na lingkod ng Diyos na failure siya. Lahat tayo may tagumpay because we are being saved by God. Tayo lahat ay liligtas ng Panginoon. You are alive and therefore have time to be saved. Buhay ka pa eh. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka pa eh. Buhay ka. Tanongin mo nga, buhay ka nga ba? Yeah, buhay ka. Ibig sabihin mo, there is a plenty of chances that we have in our life that given to us by Jesus. Mayroong pagkakataon na binibigay pa sa iyo ang Panginoon habang humihinga ka. Kaya lang, dapat matutunan mo na pakinggan kung ano yung sinasabi sa iyo ng Lord. Pag sinabi sa iyo ng Lord, anak, gusto ko na ganito ang gagawin mo, then do it. Glorify God in your life. Gawin mo yung bagay na yun at makikita mo. In exchange to that, makikita ko pagbalik ni Jesus, dadaladala niya na yung gantipala para sa iyo. Nauupo niya sa iyong mga ginawa, sa iyong mga pagsunod sa kanya. What are you supposed to do for us to be saved? Ano po ba yung mga dapat po natin gawin para tayo maligtas? Okay, una, bigyan ko pa po kayo ng mga numero kung ano po yung mga dapat natin gawin para tayo maligtas. Una, sabi ko din, you have time to admit you are a sinner. Time to admit that you are a sinner. Do not deny it. Amen. Sabihin mo sa Diyos, Lord, makasalanan ako na naghahanap ako ng kaligtasan mula sa iyo. Naghahanap ako ng kapatawaran mula sa iyo, Lord. Huwag mo sasabihin, you are righteous already because you are here in church. Amen. Kahit na sino pa tayo, dapat admit that you are a sinner. Amen. Sa harapan ng Panginoon, sabihin mo sa kanya, Lord, isa lamang ako makasalanan na hindi ka dapat nang iligtas. Pero, das dakila mo habang niligtas mo ako. Thank you, Lord. Amen. Sabi po ng Lucas chapter 18, verse 13, samantala, ang maniningil na buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadabukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. He did not mention anything. He did not mention those accomplishments that he gave from the Lord. Wala po siya mga bagay na minention sa Panginoon. Lord, ginawa ko ito muna. Lord, ito po yung mga bagay na ginawa ko para maparangalan kita. He did not mention anything. Wala siyang ipinagmalaki. Kundi ang sinabi niya lang sa Lord, O Diyos, mahabag kayo sa akin na isang makasalanan. He admit that he is a sinner. Alam niyo po ba ang Lord, nagagalak po siya kapag naririnig niya sa isang tao na nagbabalik loob sa Panginoon at inaamin ang kanyang pagkasala. Mga kapatid sa Panginoon, many Christians today, parang they are no wanted or no willingness to admit their sin anymore to the Lord. Basta ang akala nila, pag nakapasok sila ng church, nakapag-pray sila, nakapag-worship sila, ang akala po nila ay they are no longer a sinner. Yes, I know that we are no longer a sinner because we are accepted by God. We are accepted by Jesus. Pero, ang gusto ng Lord na huwag mong ipagmalaki sa Kanya yung mga bagay na ginawa mo. Kundi, ibaba mo yung sarili mo at aminin mo sa Kanya, Lord, I am no one. I am no one. I am only a sinner. Hindi ako sumunod sa mga pinag-uutos mo, Lord. Aminado ako sa mga bagay na ito. Patawarin mo ako, Lord. Humihingi lang ako sa iyo ng konting habag, Panginoon. Yun ang gusto ng Lord. Amen. 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 Ikalawa, you have time to believe God loves you. At yung pag-ibig na yun ay talagang hindi masusukat. Kaya huwag mo sasabihin, wala na yan ang pag-asa ang buhay ko na ito na maligtas. May pag-asa pa because God loves you. Amen. Still, dapat na maintindihan mo na itong panahon na ito, mahal na mahal ka ng Panginoon. Na kahit nandun ka sa kagitna ng iyong mga problema at pagsubok sa buhay, nandun ka sa kagitna ng iyong pangarapsiya sa buhay, I tell you, still God loves you. Because, lagi po natin tandaan, ano man yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, in all things, God work together for your own good. Pinahintulot ng Diyos na mabangkap ka, pinahintulot ng Diyos na mabigo ka doon sa mga pangarap mo,
because God has something good into your life. Amen. Mayroon po siyang masigit na magandang bagay na nakalaan sa iyo. Ginagawa ng Diyos yun. Binibigyan ka ng failure, binibigyan ka ng mga bagay na hindi mo nagawa sa buhay mo para na sa Lord, yung bagay na gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo ang paglap sa iyo. Kaya lang kung isang hindi po tinitignan ng ako yung mga bagay niyo. When failures comes into a person, gusto ko malaman mo, pag-aralan mo yung failures na nangyari sa iyo at pag-aralan mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Maaaring kaya ka nag-failure kasi hindi mo inabubuti yun. Pero gusto ko malaman mo mas mabuti ang plano ng Diyos na mangyari sa buhay mo kaysa yung gusto mo lamang. Kaya nga kung isang, di ba, nami-misinterpret na maraming tao na hindi na yata ako mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Perfectly He loves us. Mahal tayo ng Panginoon na kahit na kung isang para baka kini-istap-istap mo ang Lord nito, pero still, gusto ko malaman mo yung kanyang pag-ibig sa iyo, taos na taos sa kanyang puso. At alam ko nararamdaman mo rin yung bagay na yun. Kaya lang kung minsan nakapokus lang kasi ang tao into the things in the world. Minsan ang pinapangusan lang ng tao yung kanyang ikinabubuhay. Pero gusto ko malaman mo kaya hindi mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Minsan kalimutan mo muna yung mga bagay sa mundong ito at itungon mo ang paningin mo kay Kristo para maramdaman mo kung kaano kasarap magmahal ang Diyos na ito. Amen. John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ipinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Life eternal. Let us measure this life eternal in our time today. Kung titignan natin paano mo susukatin yung life eternal na sinasabi ng Lord na kaya niya in sa'yo. Amen. Amen. How come many people say that He doesn't love me anymore? Na hindi na ako mahal ng Diyos. Pero hindi mo pa naintindihan yung buhay na walang hanggan ay inilaan sa'yo na pagkahaba-habat hindi masukat at hindi matalong ng ngayong kaisipan. Tapos sinabi mo na nawalan ka lang ng kabuhayan, hindi ka na mahal ng Diyos. Gusto ko malaman mo, for God so loved the world. Amen. Mahal ka niya at ibinibigay niya sa'yo yung buhay na walang hanggan. Amen. Alam niyo, mapapansinin lang natin, life eternal is, kung susumatin natin ang ating isipan, hindi natin masusumat yun. Hanggang saan kaya ang hangganan ito? Walang hangganan. Amen. Pero, yung bagay na nasabi mo na dahilan kung bakit hindi ka mahal ng Diyos sa tingin mo, gusto kong malaman mo, ang liit lamang yan. Amen. Compare with the life eternal that is prepared to you by the Lord kapag sumampalataya ka sa Kanya. Amen. You have time to believe God loves you. Huwag mo tatanggalin sa isipan mo yun. Halimbawa, nag-pain ka ngayong Christmas na ito, wala kang pera, parang ang lungkot-lungkot mo, sinasabi mo, ano ba namang pinpasto ito? Kung kailan ako naglilingkod sa Panginoon, tsaka ako nawalan, I tell you, hindi. Mahal ka ng Diyos. Kasi gusto ng Lord, hindi ka mapokus dun sa pera, hindi ka mapokus sa prutsala, hindi ka mapokus sa ham, kundi mapokus ang isipan mo kay Kristo. Amen. Amen. Ganun ka mahal ng Lord. Kasi kapag halimbawa na focus ka sa ham, nagmamantikang ham, pagka kinain mo yung baka mamaya ma-high blood ka pa, kaya gusto ng Lord, ma-focus ka sa Kanya para lumakas ka at nasa ganun, magkaroon ka ng buhay mo ng hanggang. Amen. What else? Ikatlo, you have time to believe Christ died for you. Tandaan mo yan, si Kristo nagpapakamatay para sa iyo. Pero tayo mag-iisan, mag-gasgasan lamang, ayaw natin. Amen. Lord, masakit sa balat ang init ng araw, paano kong hahayop? Lord, mangingitim ako, sayang yung pinapahid ko. Amen. Gusto kong malaman mo, ang Lord nagpakapatay sa iyo, nagpapako sa krus para lamang maligtas ka. Ikaw naman, ayaw mong maligtas dahil ayaw mong buong umitim yung kutis mo. Hallelujah, praise the Lord. May tip ako dyan. Para pumuti ka. Amen. Mamaya mag-usap tayo. Praise the Lord, kasi ginagamit ko na rin ngayon yan. Amen. Okay. Ang sabi po ng Lord dito, Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Alam niyo, kung iisipin natin, no? Ang sarap ang mahal nito Lord na ito. Kahit nakaaway tayo nung mga time na yon,
minahal pa rin tayo ng Lord at napakabatay sa atin. Di ba? Eh, baka malaya kung inusahin ba sa totoo natin kaawa yun, sabi mo, pinagtawanan ko, buti nga sa'yo, napatay ka. Ha? Pero ang Lord, tumisan, alam niyo, kulang tayo sa pasasalamat sa Panginoon eh. Nag-alay siya ng buhay sa atin. Kaya lang, alam niyo yung pasasalamat natin sa Lord just to express it by our lips. Thank you, Lord. Ang tigas pa ng pagkaka-thank you mo, thank you, Lord. Hindi mo pati lambingan yung pagkaka-thank you mo, thank you, Lord. Di ba? Kung pasalamat sa Panginoon, thank you, Lord. Ang tigas pa eh, may pagmamalaki pa eh. Kaya nga, alam niyo po, umisan, pag nagpapasalamat ka sa Panginoon, sumaha mo ng pag-iyak. Thank you, Lord. Di ba? Para maramdaman ng Lord na talagang dedicated talaga yung pasasalamat mo sa Kanya. Na parang hindi ka, parang hindi mo sinasabi na wala namang kwenta yung ginawa ko sa akin. Nagpapako ka lang sa krus. Eh kung ikaw kaya pakulit ko sa krus. Kaya matitignan natin ang Diyos ito nagpakamatay. Kahit na noong time na yun, kaaway ka ng Diyos. Bakit? Kasi makasalanan ka. Ikaw yung nagpapako sa kanya sa krus, pero mahal ka pa rin ng Diyos na ito. Kaya nga ang sarap magmahal nito ng Lord na ito eh. Kung hindi ka na pupukus talaga sa hap, sa pera, sa mga prutsalan, mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos itong napaskuhan na ito. Kaya nga ang dati ko nakita, ang lulungkot. Ano kaya ang diferensya? Ano kaya ang dahilan kung bakit naging malungkot sila? Pera. Walang gifts. Walang ham sa habang. Walang prutsalan. Walang keso di bola. Nalungkot na. Pero nakalimutan niya, meron palang Jesus na totoong mensahe ng Kapaskuhan para iligtas ka. Hallelujah. Kailangan hindi nakakapanginayang mahalin itong Diyos na ito. Kasi siya mismo, minahal ka niya eh, kahit na makasalanan pa tayo eh. Ngayon, tinanggap tayo ng Lord kahit na ako'y isang hapastupa lamang na walang kakwenta-kwenta sa sanglipunan, na salot ng lipunan, minahal niya ako, inibig niya ako na kahit na ako'y isang makasalanan, na kahit na walang kwenta yung mga bagay na ginagawa ko araw-araw, still, He expressed His perfect love for me. Amen. Ang sarap magmahal ng Lord na noon. Diba? Na kahit na malamig ang Pasko, mainit pa rin ang pag-ibig ni Jesu Cristo para sa iyo. Hallelujah. Kaya nga, ito pinatunayan ng Diyos nito, yung kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Cristo. Gusto ko malaman mo higit pa ang pag-ibig ng Diyos sa mga inaasahan mo. Dahil ang Diyos na ito kailanman hindi nagkulang ng pag-ibig sa iyo. Amen. Kaya lang kung minsan ang daming tao pinagpapalit ang pag-ibig ng Diyos, ano? Mas nakikita nila yung bagay na ikabubuhay nila kesa sa pag-ibig ng Diyos. Alam mo kapag meron ka pag-ibig ng Diyos, tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos, wala ka ng kakailanganin pa. Because all the resources in life was put into the love of God. Nasa pag-ibig na ng Diyos yun. Pero puno na yung pag-ibig ng Diyos na yun at hindi nagkukulang. Kaya nga, kung isa, alam nyo, ang dami po tao talagang sabihin po natin na hindi nag-iisip. Ayaw nilang gamitin yung isipan nila. Kung ang Diyos na ito, willing siya na bigyan ka ng buhay na walang hanggang pera pa kaya. Di ba? Hindi nyo po ba naisip yun? Kung ang Diyos na ito, kaya ka bigyan ng buhay na walang hanggang kotse lang, bahay lang. Kaya nga kanina, nakita nyo si Brother Sebastian, nag-claim na ng kotse. And I pray to God na isang araw makikita niyo may kotse niya. Amen. Amen. Kasi desire it from the Lord. Sa Lord na dinidesire yun eh. Alam niya na ang Diyos siya magbibigay sa kanya. At kapag alam mo rin na ang Diyos siya magbibigay sa kanya ng isang bagay, hindi yan magmimintis dahil sa pag-ibig ng Diyos na ito. Buhay na ka, ibibigay niya. Kotse lang yan. Amen. Amen. Diba? Hindi niyo po ba napansin yun? Buhay niya kaya niyang ibigay sa iyo. Buhay niya kaya niyang i-offer sa iyo. Buhay niya kaya niyang isakripisyo sa iyo. How much more yun lang napakaliit na hinihingi mo? Isang milyon? Isang milyon lang yung hinihingi mo? Hindi kaya ng Lord yun? I tell you. Hindi ka marunong mag-isip. Amen. Sapagkat yung binibigay ng Lord sa iyo ay hindi matutugpasan ng halaga. Amen. We are paid by a big price. Kaya nga tayo, tinubos tayo sa malaking halaga. Ibig sabihin, hindi ka tinubos ng Fortuner. Hindi ka tinubos ng house and lot. Hindi ka tinubos ng 1 million. Tinubos ka sa napakalaking halaga. Hindi ka measure. Kaaba
na, kung titignan natin, kung iisipin mo, isa kang makasalanan, tutubusin ka ng napakalaking halaga. E baka nga kahit yung sarili mong anak eh, nasutil sa'yo, nasumail sa'yo, baka hindi mo natubusin. Bahala ka, ginusto mo yan. Di ba? May mga magulang na gano'n, paala ka sa buhay mo. Tinuturuan kita, ayaw mo sumunod sa akin. Ngayon, ano, napahabang ang buhay mo, bakulong ka dyan, bahala ka, magdusa ka habang buhay dyan. Di ba kung isang gano'n tayo, pero ang Lord, hindi o. Oh. Ang sabi na Lord, kahit na anong sama mo, nung naaway ka pa niya, inalay niya, pinatunayan niya yung pag-ibig niya sa'yo, tinupos ka pa rin ng Diyos na ito. Ang sarap ang pagmahalin ng Diyos na ito. Alam niyo, huwag matuusin lang, itong pag-ibig na ito, makakalimutan mo yung boyfriend mo. Ha? Eh, kaya kaso baligtad na nangyayari, o misa nasa church ka, nakakalimutan mo ang Diyos. Dahil naaalala mo, naisip, ah, asan kaya yung boyfriend ko? Asan kaya yung girlfriend ko? Ha? O kaya naman yung iba niyan, yung wala yung kanilang, hindi kasama yung kanilang, asan, ano kayong ginagawa nito, mister ko? Baka mamaya, ando na naman sa kanto yun. Inaapangan yung chicks na laging nakamaikling short. Di ba, kamisang gato po tayo, pero ang Diyos na ito, hindi. Tayo palagi ang iniisip niya, kahit na pagkasama-sama mo, iniisip ka pa rin ang Diyos na ito, at hindi kailan pa nabawasan yung pag-ibig niya para sa'yo. Yun ang pinakamaganda po doon. Okay, ikaapat. You have time to believe Christ arose. Nabuhay ang Panginoon. Kaya, alam natin na hindi tayo mamamatay kung tayo ay nananatiling sumasampalataya sa ating Panginoon. Sabi po na Roma chapter 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at kung puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. How is it that? Napakadali lang pala. Ipahayag ng bibig mo na si Jesus ay Panginoon. Jesus is Lord. And He was raised from the dead. Na nabuhay siya para sa iyo. At alam niyo po ba, kung hindi na buhay itong Diyos na ito, this is sana walang kwenta yung pananampalataya natin. This is sana walang kwenta itong ginagawa natin. Ang ibig sabihin naman po pala nito, there is a big important things happen when Christ arose. Noong ang time na ito na nabuhay si Kristo, kapalit po nito, at ang gantipala nito ay pagkabuhay mo rin pag ikaw ay nanampalataya pa sa Kanya. Amen. So ibig sabihin, hindi na po tayo, there is no fear in death. Sapagkat alam po natin na na-overcome na ni Jesus yung kamatayan, nabuhay si Jesus, at tayong mga nananampalataya sa Kanya ay muli niyang ipagpapuhayin. Amen. 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 Kaya lang lagi mong ipahayag si Kristo sa buhay mo. Kaya nga napaka-importante po ng tinatawag na soul winning eh. Yung soul winning po, pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa buhay mo, na siya ay namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen. Yun po yung gusto ng Lord eh. Kaya napakahalaga po ng soul winning eh. If I love you, alam mo, sa kapitbahay mo, sabihin mo na that Jesus is Lord. That He was raised from the dead for us to be saved. No, sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa maraming tao, na kapag halimbawa na itong bagay na ito ay nagawa mo, I tell you, pagdating ng araw, ibabakot ka rin ng Lord. Hindi ka magsasabi ng kamatayan sapagkat hindi tayo bubuhayin ng Panginoon. Because He was arose from the dead. Amen. Siya. Then believe. Maniwala ka sa oras na ito na pagdating ng araw, bubuhayin ka ng Diyos ito at isasama ka sa buhay na walang hanggan. Believe that time is coming. Manapalataya ka na yung panahon na yun ay darating sa buhay mo. You have time to call on Christ in faith to be saved. Tawagin mo si Jesus sa buhay mo. Manapalataya ka na kapag tumawag ka sa pangalan ni Jesus, hindi ka papapayaan ng Lord. Marami po sa panahon po natin ngayon, church na church, church na church, pero hindi sila naniniwala na ililigtas sila ng Diyos. It is useless. Walang sa isa yung kanilang pag-judge, walang pa sa isa yung pagsamba sa Panginoon. Kung hindi ka mananampalataya na kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay na itinatawag mo sa pangalan ni Kristo. Amen. Kaya nga sabi po, Miss Yanaya kanina eh, meron akong alam dito. Pagpapalain ang kotse, malapit na magkakotse. Alam niyo po, claiming po yun dahil tumatawag ka sa pangalan ni Jesus. Ngayon, kung tumatawag ka lang sa pangalan ng iba, huwag kang tumasa. Halimbawa, pangalan lang ni Mr. mo, laging tinatawag mo, oy, kulas, kulas, kulas. Eh, magkakakulas-kulas talaga yung buhay mo. Amen. Pero kapag tumawag ka sa pangalan ng Diyos na ito, you will be saved. Yes! Kapag tinawag mo sa Panginoon, lahat na pangangailangan mo, He will be saved. He will save us. Amen.
sayang at manalig ka na sa pagtawag mo sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. Alam mo kung sa maliit na bagay lang, hindi ka nananampalataya sa Panginoon na bibigyan ka ng pera, bibigyan ka ng mga bagay na kailangan mo sa buhay nito, gusto kong malaman mo paano ka bibigyan ng kaligtasan. Kung sa mga pagkakataon lang yan, parang doubtful ka na because wala kang trabaho, na hindi ka papapalain ng Panginoon, I tell you, hindi ka magkakaroon ng salvation. Bakit? Kasi sa maliit na bagay, hindi mo pinanampalatayaan ang pagtawag mo kay Jesus. Dapat nasabi po sa atin dito, those who call upon the name of the Lord will be saved. Dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. If you call upon the name of the Jesus, anong sabi po sa atin dito? He will answer us. Amen? Amen. Tutugon siya. Kaya lang, alam nyo, kaya hindi tumutugon ng Panginoon, kumumunta ka. Kaya hindi tumutugon ng Panginoon kasi hindi ka naniniwala. Have faith on it. Lagyan mo ng pananampalataya lahat ng bagay na tinatawag mo sa Panginoon. Lord, bibigyan mo ko ng house and lot. Bagay mo ng pananampalataya. Claim it in the name of Jesus. Huwag ka mag-aalin lang doon sa pagkatan Diyos na ito. Gusto ko malaman ko, lahat na tumatawag sa Kanya'y pinagpapala. Amen. Kaya umasa ka this 2022, pagkitin mo lang parangi ang pangalan ni Jesus pagkagising mo sa umaga. Thank you, Lord. Salamat sa pangalan mo na ibigay sa akin dahil ang pagpapala'y nadaloy sa akin sa taong ito. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Huwag mo nga hahanapin yung pera sa church. Sa madaling salita, huwag mo nga hahanapin sa church yung pera. Hanapin mo si Jesus po na. Amen. Because if you seek Jesus, if you seek Jesus, if you find Jesus in your life, you find everything in you. Amen. Because He's the source of everything. Jesus is the source of everything in our life. Siya yung source na lahat ng kinakain mo, lahat ng pangangailangan mo. Jesus is the source of all. He shall supply you in everything that you need. At gusto ko malaman mo, pag natagpuan mo talaga si Kristo sa buhay mo, hindi ka magkukulang. Huwag ka magkakaroon ng kagatul-katul na pananampalataya sapagkat ang gusto ng Lord na ito pag nananampalataya ka sa Kanya, umaasa ka na makakaptan mo ang iyong pinanalangin sa Kanya. Halimbawa, this year hindi ka man nagkaroon ng mga bagay na iyong pinapanalangin sa Panginoon, asahan mo pa rin meron 2022. Pag hindi mo natanggap ng 2022, meron pa 2023. Hanggang hindi na natapos ang buhay mo, why we call for Him? Bakit po ba tayo kailangan tumawag po sa Kanya? Para lang sa ganon, for Him to come. Hallelujah, praise the Lord. Marami po tao tumatawag sa Panginoon pero ayaw nila dumating si Jesus. What do I mean here? Kasi tumatawag lang sila sa Panginoon pero ayaw nila lumapit si Jesus sa buhay nila. Paano po nangyari yun? Kasi ang Diyos dito, pag lumapit sa buhay mo, there is a big impact. There is a huge impact. So meaning, parang ang tinamaan ng asteroid. Parang yung buhay mo, tinamaan ng asteroid. Hello? Ibig sabihin, talagang iindahin mo kapag tumating si Jesus sa buhay mo. When Jesus come into your life, iindahin mo yan. There is a big impact. At ano yung magiging impact, Lord? Hindi ka magiging impacto. Kundi, gaganda ang buhay mo. Makikita sa iyo yung pag-aaral ni Kristo. Makikita sa iyo yung pinananampalataya mo kay Kristo. Kaya yun yung pinanampalataya sa buhay mo. Amen. Ganun po yung pagtawag kay Jesus. Kailangan pag tinawag mo si Jesus, there is changes happen into your life. Huwag kang tatawag kay Jesus na gusto mo lamang siya lumapit at ihahatid lamang sa iyo yung iyong hinihingi. No way! Hindi ibibigay ng Lord yan. Kailangan pag tinawag mo si Jesus, nagkaroon ng impact sa buhay mo. Paglapit ni Jesus, nagkaroon ng impact sa buhay mo. Nagkaroon ng change sa buhay mo. Nagkaroon ng pagbabago. Matthew chapter 6 verse 33.
Seek you first the kingdom of God and in His righteousness, and all the things shall be. Amen, amen, amen. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Amen. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Amen. Pag tunawag mo si Jesus, huwag mo nga kalimutan yung pagbabago magaganap sa buhay mo. Huwag na huwag mo tatawagin si Jesus na walang nagbago sa buhay mo. Sapagkat ang totoong pagtawag kay Jesus at si Jesus ay lumapit sa iyo, mayroon talagang pagbabago magaganap sa buhay mo. Yung dating desire mo, yung dating taste buds mo, magbabago yan at magiging panlasa mo. Walang iba kundi si Kristo. Amen. 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 Salvation takes place the moment we believe. Tatampo natin yan. Kapag nanampalataya ka na kay Kristo, may kaligtasan na. At huwag mong tatanggalin yung pananampalataya na yun. Many people today, they are having faith in the Lord, but supposed to be, hindi po yun yung totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya sa Panginoon, yung lahat ng bagay ay talagang ititiwala mo sa Kanya. Everything in your life. Kasi kung minsan, alam niyo ba na may miss out po natin yung mga bagay na dapat po natin gawin when we believe in the Lord. Minsan basta sinasabi lang natin, nananampalataya naman ako sa Lord na ito, yes, I know. Pero, yun nga lang, kapag meron ng bagay na pinagagawa sa iyo, Panginoon, nawawala yung pananampalataya mo. And sometimes, it changes it into the fear. Napapalitan po ng takot. Kapag sinabi sa iyo ng Lord, na iwanan mo itong ganitong bagay, iwanan mo yan. Do not be fear. Huwag kang matakot, sapagkat God want to change the things into your life. Amen. Ibig sabihin nun, pinapakita ng Diyos yun na mas mainam para sa'yo. Pag may tinatanggal ang Diyos sa buhay mo, tanggalin mo yun. Sapagkat alam ng Diyos na yun, yung bagay na yun ay hindi madudulot sa'yo para lumawig pa yung pananampalataya mo. Hindi niyo po ba napapansin? Marami pong mga mayayaman na hindi na nanalig sa Panginoon yung Hawaii. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat tiwala sila na meron na silang lahat ng bagay. Sapagkat tiwala sila that they are powerful. Considering na ang kanan po nila, kaya-kaya na nanalig lahat ng bagay sa buhay po nila. And that was a big mistake to them. Sapagkat salvation takes place at the moment we believe in Christ Jesus. Paano magkakaroon ng salvation ang isang tao na may pinanghahawakan sa buhay? Do not hold on to your status in life. Huwag mo panghahawakan yung status mo sa buhay kung mayaman ka man. Huwag mo panghahawakan yung trabaho mong napakaganda kung maganda man yung trabaho mo. Ang paghahawakan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon because your faith makes you safe. Amen. Amen. Yung iyong pananampalataya. Kaya nga, kapag halimbawa may pinanghahawakan ka, may kinakapita ka, ibig sabihin po nun, hindi pa po sure yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Dapat itiwala mo sa Panginoon, Lord, kung napag-uman ang negosyo mo, it is because of you. No other than because of you. Hindi yan dahil sa galing ko. Sapagkat walang galing ko, walang anointing. Amen. Amen. Walang galing ang isang tao kung wala yung pagsama ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga yun po yung dapat na makita po natin. Salvation take place the moment we believe. Ano po sabi po ng Romans chapter 16 verse 31? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambayanan. Faith makes your trust all in Him. Ibig sabihin po niya yung talagang pananampalataya mo sa Panginoon na titiwala sa lahat-lahat kay Kristo. Nasa Kanya lahat ng tiwala mo. Wala sa ibang bagay. Everything happens to you. Ang trust mo na kay Lord. Amen. Amen. Wala yung trust mo sa tao lamang, kundi na kay Lord. At yung trust mo sa tao, gusto ko malaman mo, ang pagtitiwala mo pa rin sa Diyos, sapagkat kung hindi dahil sa Diyos, hindi magkakaroon ng gawa itong tao na ito para sa iyo. Amen. 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 Hindi ka magkakagumpay kung hindi dahil sa Lord. Hindi ka magkakaroon ng maraming kayamanan kung hindi dahil sa Lord.
Kaya nga, alam niyo po ang Panginoon, galit po doon sa mga mayayaman na nakakalibot sa Panginoon. Sapagkat under all na pagpanay ng kanilang buhay, nakalimutan nila ang Diyos ang nagpala dito. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, mas mapalad tayo na simple na mga buhay, subalit laging ang pasasalamat ay nang Jesucristo. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Sabi pa po dito, salvation is not complicated. All that is required is faith in Christ. Yun lang po yun. Simple na. Kung mananampalataya ka kay Kristo, hindi mo iiwanan si Kristo. Kasi ang sumasampalataya kay Kristo, hindi humihiwalay kay Kristo. Ang sumasampalataya kay Kristo, nagtitiwala kay Kristo. Ang hindi sumasampalataya kay Kristo, lumalayo. Amen. Amen. That's why many people, many Christians today are getting stray, naliligaw. Bakit? Kasi they lose their faith in Him. Nawawala, nagpe-fail yung kanila pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid sa Panginoon, ang isang taong mananampalataya hindi humihiwalay kay Kristo. Ulitin ko po sa inyo, ang isang taong totoong nananampalataya kay Kristo hindi humihiwalay kay Kristo. Why? Because this faith make him close to Jesus. Yung faith na yun eh, yun yung nagpapalapit ng totoo sa iyo kay Jesus eh. Kasi kaya lumalaki yung iyong pananampalataya, lumalaki yung pagkakilala mo kay Jesus. At habang nakikilala mo ng malaki si Jesus sa buhay mo, alam mo kung ano yung kaya gawin ni Jesus sa buhay mo. Amen. Kaya paano ka pa nalayo doon? Kaya gusto ko malaman mo, kapag ang isang tao lumalayo kay Jesus, walang pananampalataya kay Kristo yan. Huwag niya sasabihin na nananampalataya siya kay Jesus, pero iniiwanan niya ang Diyos na ito sa kanyang buhay. Bakit po? Okay. Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalan sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mapayapang ugnayan na yun, yun yung simbolo na ito ay totoong nananampalataya. Pag sinabing mapayapang ugnayan sa Diyos, ibig sabihin po niya, sino yung nagkakaloob ng mapayapang ugnayan na yun? Dahil kay Kristo. At kapag nawala ka kay Kristo, nawawala yung ugnayan mapayapa. What do I mean here? Your relations must be broke. Kaya paano na ang isang tao ay nalayo sa Panginoon kung siya'y nananampalataya? Paano ang isang tao ay magkakaroon ng kapayapaan sa buhay nito kung hiwalay siya kay Kristo? There is no peace to those people who doesn't mind if Christ is away from him. He's far from them. Mga kapatid sa Panginoon, ang isang tao talaga na may mapayapang ugnayan sa Diyos, yung taong laging nakatingin kay Jesucristo. Kapatid, huwag mo kakalimutan yung bagay na yun. That was very simple. Na kapag ikaw yung parang mga gusto-gusto mo, palaging gumawa ng mga bagay para kay Kristo, ibig sabihin po nun, mayroong mapayapang ugnayan kay Jesus yun. Hindi mo po ba napansin? Bakit marami po mga Kristiyano ngayon umaayaw sa paglilingkod nila kay Kristo dahil ano, they are bothered for something. They are bothered by weariness. Napapalisa sila dahil sa kanilang alalahanin. Meaning, ano ibig sabihin mo? Walang kapayapaan. Yung ugnayan nila sa Diyos ay walang kapayapaan. Sapagkat kung talagang totoo may ugnayan ka kay Kristo, hindi ka mababagabag sa buhay mo sapagkat you know that Christ is the source of everything in you. And that was your faith. Amen. Yun yung iyong pananampalataya. Amen. 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 Hindi ka mag-aapuhap sa kadalanghalian tapat. Hindi niyo po ba nakikita ang daming tao nag-aapuhap sa tanghaling tapat aliwaliwanag para kakapakapa sa dilim. Bakit? Kasi they didn't know how strong God in them sa buhay nila. Nakalimutan nila na itong Diyos na ito, napakapagpangyarihan sa buhay po natin eh. Na kaya gawin everything natin is possible to Jesus. Amen. Nakalimutan mo na yun eh. Kung minsan, di ba, kapag nawalan ka ng pera, naku, wala na akong pera, paano kayong gagawin ko nito? Paano ako makakapag-church? Di magpunta ka sa church. Mag-worship ka sa Lord. Eh, wala na po akong pambasahin. Di magkakag ka. Hindi mo ba alam? Kaya nga wala kang pera. Ha? Tingnan nyo, kaya yung tuhod mo malakas. Kahit na wala kang pera, kasi para makalakad ka papunta sa church. Amen. 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 Ang mahirap nito, mahina ka na, mahina na yung katawan, tapos wala ka pang pera. Ibig sabihin mo, something missing. At alam nyo kung sino ang missing doon? Paggabi mo si Kristo sa buhay mo, at pag tinanggap po si Kristo sa buhay mo, lalakas ka. Amen. 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 Because He sustained everything in one night. Siya po yung nagkakaloob na lahat ng bagay sa buhay mo. At gusto ko po na malaman mo, walang
kukulangin sa buhay nito na sa isang taong nananampalataya kay Kristo. Hindi ka kukulangin. Maari, marami kang kapitbahay na inukulang, pero ikaw, hindi ka kukulangin. Amen. Sapagkat sapat na yung papayapang ugnayan mo kay Kristo para sabihin sa kanila na hindi sapat ang pera para ako'y magkaroon ng kapayapaan. Amen. Ikaw, saan ang gagaling ang kapayapaan mo? Saan nagmumula ang iyong kaligayahan? Saan mo na-achieve yung iyong happiness? Kung sa Lord mo tinatanggap yung mga bagay na yan, gusto kong malaman mo, may ugnayan ka kay Kristo at pagdating ng araw, you will be saved. Amen. 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 Those who trust Christ have assurance of salvation. Diba? Gusto ko na malaman po ninyo na kapag ikaw nagtiwala ka ng buong puso sa Panginoon na ito, mayroong kasiguraduhan yung iyong kaligtasan. Amen. Amen. Alam niyo, kumisan, kung titignan po natin, sukatin natin, gaano ba ang pagtitiwala ko kay Kristo? Gusto mo malaman po yan? Hintayin mo yung panahon na kung saan itetest ka ng Lord. Sa isang bagay na mahalaga sa iyo at sa isang gawain mo sa Panginoon, tignan mo kung ikaw ay may tiwala na kay Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise Jesus. Di ba kung minsan, ako, ano kaya uunahin ko dito? Ano kaya uunahin ko dito? Di ba kung minsan, inuuna mo yung ibang bagay kesa kay Jesus? Di ba, di? Sa ano na lang, hapon na lang ako mag-church. Unahin ko muna ito, baka mamaya mawala itong aking kadil dito. Sayang. You did not trust God. If you trust God, naniniwala ka, Lord, kahit nang iwanan ko ito, Lord, akin na ito, binigay mo na sa akin ito. At naniniwala ako na pag binalikan ko ng hapon ito, Lord, sa akin pa rin ito. Maiintindihan naman ako ng Lord na ito, unahin ko muna ito kasi importante dito eh. Si Jesus, nandyan lang yan. See? Ha? Hello? Happy New Year! Di ba? Parang hindi na naging Happy New Year. Eh, Pastor, kailangan talaga ito eh. Kasi mahigpit yung katil ko. Pastor, maanti eh. Masyado demanding ko, Pastor. Kailangan exactly 9 o'clock, kailangan mag-meet kami nito. Pag sumobra ako, naging 9:30, wala na, iniwanan na ako nito, hindi makakaalis dun yun pag inuna mo si Jesus sa buhay mo. Amen! Kung magtitiwala ka sa Panginoon, pero kung wala ka magtitiwala sa Panginoon, gusto ko malaman mo, kahit puntahan mo yun, iiwanan ka nun. Amen. Hallelujah! Amen! Uy, hindi kayo makapaniwala, ano? Trust in the Lord with all your heart and not lean on into your own understanding. In all your ways, acknowledge God. Lord, pag iniwan mo to, alam ko na hindi mawawala to sa pagkat sa akin to eh. Binigay mo na sa akin to eh. Huwag ang papayag na maagaw sa iyo ang pagpapala. At alam niyo po ba kung ano ang pinakamahalagang pagpapala ng Diyos? Yung kaligtasan mo. Amen. Hindi yung katil mo na 1 million, hindi yung katil mo na 500,000. Ang pinakamahalagang pagpapala, walang iba kundi yung buhay na walang hanggan. Kaya ako po surprise, price and assurance of salvation. Trust the Lord in all your heart. Sabi niya ganun po dito, in Christ alone, place my trust. Sa kanya ko lang inilalagay ang aking pagtitiwala. Tandaan mo kahit na anong mga bagay, anong transaksyon sa buhay, pag kay Kristo mo in-acknowledge, sinangguni yan, hindi mawawala yan. Sayon sa iyo. Sapagkat lahat ng bagay na nagaganap sa buhay ng isang tao, o halimbawa, let's say, meron kang katil, ano? Meron kang business na transaksyon. Pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, tatataka na ng Jesus yun. For brother Dante, for sister Rosalie, for sister Aileen. Nakatapak na yun. Kahit iwanan mo yun, para bagang nasa ano na lang yan, nasa LBC na lang yan, kiklaim mo na lang yan. Amen. Amen. Pagpunta mo sa LBC, Renan Tenesina, naabot mo sa iyo yung package mo. Amen. Ganun po kay Lord. Amen. Kaya gusto ko malaman mo, pag inuna mo si Lord, sasabihin sa iyo, okay, mark for sister Ruth.
Amen. Papakata yun. May pangalan pa na yun. Pinakagaw yun. Kahit na umalis yun, natot yun sa iyo yun. Ibibigay sa iyo ng Lord yun. Bakit? Yung assurance of salvation na eh, kapag nagtiwala ka eh, ibibigay sa iyo ng Lord eh. Kaya mo ba makuha yun sa LPC? Kaya mo ba kitain yung salvation? No. Hindi. Hindi natin kaya bayaran yun. Eh, what more yun lang mga bagay niyo? Napakaliit lang. Sa milyon lang yan. Sa milyon lang yan. Ipapapalit mo si Kristo na kaligtasan mo. Gusto kong manaman mo, pag inakalit mo kay Kristo yan, hindi lang 1 million makukuha mo, 10 million pa. Amen. Do it for your trust. Do it your trust in the Lord. Yun po yung kailangan na maging basihan po natin po doon. 1 John chapter 5 verse 11 to 13. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakaptan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Unahin mo si Kristo. Kung ang anak ng Diyos ay isa na ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala na sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kung nasa kanya raw si Kristo, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Kung wala sa kanya si Kristo, wala siyang buhay na walang hanggan. Eh katulad nga po nito, halimbawa nakipagtransa ka sa tao, iniwanan mo si Kristo, wala si Kristo. Amen. Halimbawa, meron ng ibang bagay na inuna, wala si Kristo. Sapagkat doon sa tao na nandun si Kristo, laging una si Kristo sa buhay niya. He put God first in his life. Amen. Hindi mauuna ang ibang bagay, si Kristo ang mauuna sa buhay mo. This 2022, set mo yung goal mo na yun. Una pa natin si Kristo. At makita mo, pag inuna mo si Kristo, uunahin ka rin ni Kristo sa lahat ng bagay. Amen. Tuloy po natin. Sabi po dito, verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yung assurances na buhay na walang hanggan nasa iyo na yun, may trust God eh. Amen. Amen. So, ibig sabihin niyan, kung yung buhay na walang hanggan, sumatid mo nga eh. Sabi ko nga sa inyo, sumatid mo yung buhay na walang hanggan eh. At magbilang ka ng 1 million. Yung 1 million ang bilis ng bilangin nun. Pero yung buhay na walang hanggan, kahit na 10 taon ka na dyan, hindi mo maiisip yan kung kaano kalawag yan. Amen. Amen. But you trust God. You trust God na bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Then, you trust God na bibigyan ka rin ng 1 million. Yan ang ulang sa mga Kristiyano. Dapat pag nagtitiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka rin na everything in the Lord will be given into you. Amen. Magtiwala ka. Amen. 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 Ako napapaisip na sila, paano kaya yun? Try mo this 2022, baguhin mo naman yung style mo. Instead na inuuna mo yung ibang bagay, unahin mo muna si Kristo. Seek you first sa kingdom of God. Unahin mo na paghariin ka ng Diyos sa buhay mo, pakikita mo. Lahat dyan, bubuntot lamang sa iyan. Ang pagpapala, makikita mo sumusunod sa iyan. Amen. Ang daming tao naghahanap sa pagpapala, pero gusto ko malaman mo, pag nauna si Kristo sa buhay mo, susunod lahat ng pagpapala. Amen. 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 Wow, New Year. New Year is coming. Jesus is coming. Hallelujah. Sabi mo sa Lord, Lord, bago ka bumalik, alam ko, Lord, papasaganahin mo buhay ko. Amen. Kaya lang, sabihin mo rin sa Lord, Lord, bago ka bumalik, Lord, dapat sagana na rin ako sa paglilingkod sa iyo. Yeah? Yes. Si Jesus, Lord. Huwag lang kabing ng kabing. 2021, kabing ka ng kabing. Ngayon naman, matutunan mo naman, bigay ka naman, bigay ka sa Lord. Yeah. This 2022, magbigay ka naman, magbigay sa Lord. Yeah. Amen. Kasi, alam niyo, kaya tayo sinubok ng pandemya, kasi gusto ng tao, lahat kumabing lang eh. Kaya nakita niyo, may pandemya na. Anong gusto pa rin? Kumabing pa rin ng ayuda. Yeah? Makikita mo, napupuno po yung mga basketball court dahil may ayuda. Hindi niyo napapansin. Lahat ng mga barangay hall na pupuno pag may ayuda. Pero may pastor doon, hindi mapuno-puno. Bakit kaya? Bakit kaya kapag halimbawa meron pong mga pastor na nag-bridge sa kalsada, hindi napupuno? Pero bakit pag may politika na nandun sa kalsada, punong-puno? Kahit hindi anayahan, pumupunta. Pero pag si pastor, ilang beses na kumulit sa iyo, kung batok sa kahanan mo, pag natitong araw na iyon na magpiprit si pastor, wala. Kawawang bata. Pero ang hindi nila alam, pag inuna nila si Kristo sa buhay nila, may kasiguraduhan sila sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa Panginoon.
Panginoon. Kaya nga ngayon, ito po yung umisa nangyayari sa buhay po na marami. One of the saddest Bible verses is the cry of those not saved in time. Kaya nga, ito oras pala ng ito, put your trust in Christ Jesus and you will be saved. Dapat ilagay mo sa Panginoon yung iyong pagtitiwala para na sa ganun, meron ka ng kaligtasan. Ito alam nyo, kaya po, nagkaroon sila ng matitik, pag-iyak at pagluha dahil they find out that they are not saved. Amen. Alam mo, nandito ka ngayon, gusto ko malaman kung ligtas ka eh. Amen. Yes. Sabi mo sa katabi mo, may kaligtasan ka na eh. May kaligtasan ka na eh. Simply, ipamuhay mo na lang kung ano yung bagay na naririnig mo. Gano'n na lang kasimple yun. It is not complicated. Nagiging komplikado yan pag ganito na nangyari sa buhay mo. Eh, masarap pastori. Ang sarap ng mundo. Ang sarap ng mundo. Eh, binog ang mundo. Kaya nga nabinog ka. Hello? Di ba? Kaya nga parang tamang sarap sa sarap ka sa mundo ngayon. Bakit? Kasi nga binog ang mundo. Kaya binibilog rin ang ulo mo. Amen. Hindi naman sa inyo. Kaya gusto na nun walang hangganan eh. Yes. Amen. Amen. That's why God wanted you to be saved for you to have eternal life, buhay na walang hanggan. Yes. Eh, binong paikot-ikot ka lang doon. Punta ka ng state, punta ka ng Amerika, balik ka sa Pinas. Nasa Pilipinas ka, punta ka ng Tugigaraw. Nagpunta ka ng Siargao, binagyo. Hello? Pero I pray to God na makarecover yung mga tanghas sa ground. Dalangin ko po sa Panginoon na i-bless ng Lord at muli po sila na makarecover. God bless po sa mga tanghas sa ground. Okay, ito po yung kailangan po talaga natin eh. Na tayo po dapat talaga ihanda natin yung pagtitiwala natin kay Kristo. Para nga sa ganoon, hindi tayo mapabilang sa mga ganitong klase na pagdating ng araw, makarinig po natin na, ay, wala pag-asa. Sabi ng Lord, still there is time. Mayroon pa rin pong panahon para tayo ay maligtas. Sabi po ng verse, Jeremiah chapter 8 verse 20, at sumigaw ang bayan, dumangal ang tag-aral, tapos na rin ang anihan, ngunit hindi pa kami naliligtas. Wow, what a sad story. Dumating si Jesus, nag-harvest. Dumating si Jesus, nagpala. Ikaw, nakatumanga, umiiyak, walang kaligtasan. Samantalang yung iba, dumating si Jesus, nagpuri. Dumating ang pagpapala ni Jesus, nagpuri. Mga kapatid sa Panginoon, kung hindi mo makikita yung kabutihan ni Jesus sa buhay mo at hindi mo ipagpapatuloy yung iyong bagay na pagtitiwala sa Kanya, there is a sad cry the time you know that you are not saved. Kapatid sa Panginoon, ito yung pinakamasakit na matapos ko na marinig ang lahat ng mga pag-aaral at pagtuturo sa akin ng Panginoon. Subalit hindi ko ginawa ang mga bagay na yun. There is a sad cry that you will find that you are not saved. Pero gusto ko malaman mo, nandito ka ngayon, magtiwala ka ng todo sa Lord. Pagdating ng araw, daladala ni Kristo yung reward mo, yung buhay na walang hanggan. Search your soul and spirit if still struggling into the things about in Christ. Ibig sabihin po nito, kapag halimbawa na para bagang pati ang pag-church mo, parang nagiging big deal sa'yo. Pati yung pag-pray, pagpapasa ng Bible, pakikinig na salita ng Diyos, ay parang nagiging pala isipan pa sa'yo. Gusto kong malaman mo, mag-isip ka na ngayon. There is something wrong in your spirit. Sapagkat ang sino man tumanggap kay Kristo ay tumatanggap sa mga bagay na kaloob para sa kaligtasan ng isang tao. Kapatid, sa oras na ito, gusto ko po na malaman mo kung talaga nagugustuhan mo na ito o napipilitan ka lang. This is how we measure our soul or our spirit right now. If you are being saved, and if God placed His Son into your life, kung talagang itong pong Ama, ang ating Panginoon, ay inilagay na sa puso mo si Kristo,
Gusto kong malaman mo, hindi ka na mapipilitan, kundi nagugustuhan mo na. Pakitanong mo na lang yung katabi mo, sabihin mo, nagugustuhan mo na ba o napipilitan ka? Nagugustuhan mo na ba o napipilitan ka? Yes, seriously, tanungin mo siya. At tanungin mo na rin yung sarili mo, nagugustuhan mo ba ito o napipilitan lang ako? Dahil no choice ako eh. Gusto ko malaman mo itong oras na ito. Pag nagugustuhan mo na lahat ng bagay na ino-offer sa ni Kristo, there is assurances na pagdating ng araw, you will be saved. Pero kung lagi ka na lang napipilitan sa mga bagay na pinagagawa sa ni Kristo, I tell you, mayroon pa rin struggle sa iyong espiritu. Tiyakin mo yung kaligtasan mo, kapatid sa Panginoon. Sapagkat ang talaga nakipagkaisa kay Kristo ay nahuhumalik na sa mga bagay kay Kristo. Subalit ang nakipagkaisa sa mundo ay nahuhumalik sa mga bagay sa sanlibutan. Amen. 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 Number two, there is still time to surrender. Time to what? Time to surrender. Kanina there is time to save. Now there is still time to surrender. If you want to be saved, you need to surrender everything in your life. Surrender your time, surrender your treasure, surrender your talent, surrender your spirit, surrender your soul, surrender everything into you to the Lord. Amen. Sabi po ni Paul, what will thou help me to do? Sabi po ni Pablo, noong time na ma-encounter niya po si Jesus doon sa Damascus Road. Sabi po ng Gawa chapter 9 verse 5 to 6,